Hello guys! Welcome back to my channel! For today's video, we're going to talk about how to be an online seller through Shopee. Yes, you heard it right, through Shopee po. Dahil sa Shopee ay hindi lamang puro pamimili or shopping ang pwede nating gawin, but we can also earn through selling items. So kung interesado ka sa video ito at gusto mong magkumita ng pera, just keep on watching the entire video. Paano ba kumita sa Shopee, guys? So, bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo ang total earnings ko dito sa Shopee para sa buwan na ito. Actually, nagsimula ako gumawa ng Shopee account ay noong February pa. February 2020, na kung saan sinubukan ko gumawa ng Shopee. Ang main goal ko talaga ay just to order items from Shopee. But later on, may napansin ako na merong nakalagay dun sa app natin na merong, aside sa profile mo, ay merong nakalagay na My Shop. So, dun sa My Shop, ay pwede tayong mag-add ng income. So, ipapakita ko muna sa inyo ang total earnings ko for the entire month of May as of May 1 pala hanggang today is May 24. So, let's have a tour muna dun sa app natin kung magkano na ba ang earnings ko. So, halika kayo, samahan niyo ako. So, ang gagawin natin guys ay i-open muna natin yung app. Yung Shopee na app. Ito. Andito na tayo sa app. So, ito ang logo ng Shopee. Color orange siya na parang basket. So, ito yung main menu niya, guys. Medyo mahina yung internet namin. So, ito yung main menu niya. Kung nakikita nyo, ito yung main na wall or menu ng Shopee. So, merong daily discovery, feed, Shopee Live, notification, at me. So, i-click natin tong parang tao or me. Ito na yung sa shop ko, Indira Quitera. Meron pa lang akong 42 followers at may apat ako na online shop na follow. So, i-click natin yung My Shop. Kung makikita nyo, andito yung add product, seller's balance, my income, Shopee Suki, my shipping, shop rating, my performance. So, sinabi ko, ipapakita ko sa inyo ang seller balance. So, ang seller balance ko as of today, guys, ay deng-deng-deng! 9,195 po. So, yan po ang total income ko as of today na hindi ko pa na-withdraw. Dito naman tayo sa my income. Dito sa my income, guys, merong ongoing orders at complete orders. Ano ba ang pagkakaiba nila? Ang ongoing orders, guys, ay ito yung mga order natin na napadala na sa buyer pero hindi pa nila kina-confirm yung payment or na-receive na nila yung item. Kung sino sa inyo dito ang nakaranas na mag-order ng Shopee, merong mag-notify sa inyo kung na-receive nyo na ba yung item, tapos pinapaklik sa inyo kung ordered receive, tapos or gagawa kayo ng rating. So, hindi lahat guys ay ginagawa ito, hindi lahat ng mga buyer. So, kaya kung minsan, napaka-importante pala na i-confirm natin kung na-receive natin yung order kasi hindi papasok sa seller yung income nila pag hindi natin ito nireceive. Hindi naman ibig sabihin na hindi na talaga papasok, but what I mean is hindi siya papasok kaagad. So, it took 5 to 7 days or almost 2 weeks bago papasok ang income. So, kagaya nito, na-release yung na-order receive,
kahapon, pero ang estimated date of release is June 7, 2020. So kung hindi niya itong pinakauna na Cherry Mobile Gatepad Phone by Jane, pag hindi niya ito kinonfirm na na-receive niya ang 890 ay hindi siya papasok sa account ko. So, may total lahat ng items na pending dito, 3,227. Tapos, yung complete orders naman, ito yung mga orders na, ang date na nakalagay dito is from May 18, 2020 hanggang today, May 24, 2020, 9,995 po yung total na earnings ko or yung benta ko sa Shopee. Pero kung titignan natin from May 1 kung magkano na lahat ang earnings ko, ito ay umabot na po ng 20,042 ang lahat ng income ko na nakuha ko dito sa Shopee. Pero hindi pa po lahat ay ni-withdraw ko na po. So, kasi kung nakikita nyo, meron ditong 9,195 na seller balance. Kung mag-withdraw ka naman, ang gagawin mo ay click mo lamang dito ang withdrawal. Tapos, papipilian ka kung magkano ba ang amount na gusto mong withdrawin. Pwede rin lahat. Sa aking case, wini-withdraw ko siya pang one transaction per month lang or per week ang ginagawa ko. Depende po kung naubusan ako ng supply. Kasi sa Shopee kasi guys, medyo matagal ang rolling ng pera kasi cash on delivery yung mode of payment ko. So, kung hindi kinakonfirm agad ng buyer, hindi pupunta sa account ko. So, kadalasan, kung minsan 1,500 lang yung pumapasok. So, hindi ko siya withdraw agad. Pinapaabot ko muna ng 5,000 kasi merong fee na 15 pesos ang Shopee bawat withdrawal mo pag hindi siya umabot ng 5,000. So, ayan. Balik naman tayo dito sa transaction. So, dito sa transaction, kung nakita nyo sa kanina, 20,000 yung kabuuang dapat na income ko. Dito, kung sa all, meron siyang makikita nyo payment by Shashima Sam, 481. Yan, sa bawat magka-confirm po, papasok yan lahat sa account mo. Ito yung recent or last na withdrawal ko, 7,355 po. Noong May 17, 2020. So, medyo mahina yung internet. Tapos, pangalawang withdrawal ko naman ay 2,132. Pangatlong withdrawal is 1,252 at 633. Yung kauna-unahan ko pong withdrawal ay 633. So, try natin i-compute kung magkano ba ang lahat na na-withdraw ko. So, again, yung pinakaunang na-withdraw, 633 plus 1,252 plus 2,132 plus 7,355. So, ang kabuuan na withdraw ko na guys is 11,372 na po. So, 11,372 plus 9,195 11,372 plus 9,195. Ito ay kabuuang tama yung computation ng Shopee. 20,567 po pag na-withdraw ko na lahat. So, ayun na guys yung total income ko as of this month from May 1 up to May 24 po. Para mas mainggan nyo pa kayo na talaga merong pera dito sa Shopee. Ito yung mga proof of transaction ko guys. Ang courier ko pala ay GNP. So, ito nakakapal. Di kayo, samahan nyo ako at let's count kung magkano ba lahat ang ito ay yung copy ko ng order slip para kung gusto kong itrack kung asa na yung order ng customer ay scan ko lang itong QR code at makikita ko na. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. So, imagine guys, 77 items po yung sinend ko sa customers. Kaya ko nakakuha ng ganun ka... masasabi ko talaga siya guys na earning siya at malaking bagay na din siya pagdating sa kita for a month. Diba? Imagine na sa bahay lang ako tapos I'm earning 20,000 per month po. So, thank you po. Lalong-lalo na sa Panginoon for guiding me. A disclaimer lamang guys, hindi ko po ginawa ang video ito para to brag o magmayabang kung ano ang kinikita ko sa Shopee or sa online selling or online shop ko. Ito ay just to inspire everybody na sa panahon ngayon, especially sa COVID po, ay kinakailangan nating magkaroon ng extra income. So again, dito na tayo sa steps kung ano ba ang dapat nating gawin or paano ba tayo makakuha ng Shopee. So kung hindi ka pa-oriented kung ano ang Shopee guys, ay may dalawang paraan kung paano kayo makakuha ng Shopee account. Una ay pumunta kayo sa Google Play Store kung kayo ay Android phone user. Kung iPhone naman ay sa Apple Store, tapos i-search nyo lamang ang Shopee. Tapos, kinakailangan bago kayo makagawa ng Shopee account ay meron kayo syempre yung cellphone, internet connection, at email address ninyo. So, pag again, ulitin ko ang tatlong bagay na dapat meron kayo na cellphone, internet connection, at email address. Ang pangalawang step naman guys, how to have your Shopee account is through Messenger po or by clicking the link na pwedeng sinend ng kaibigan nyo sa inyo or kung gusto nyo din gamitin ang link ko below ay pwede nyo itong i-click tapos automatically mapupunta na kayo sa site sa Shopee. So ang gagawin nyo after clicking it or yung na-download nyo na sa Play Store nyo or Apple Store ay install nyo lamang tapos you need to complete the details or set up your account. In setting up your account is all you have to do is you're going to fill in or input the necessary data which is needed. Example, yung pangalan mo, yung birthday, at yung anong gusto mong username. Upon registering po sa Shopee ay bibigyan kayo ng suggested username. So, pwede nyo itong gamitin. Sa akin, ang suggested username ko ay si Gpay. Pero ang name ng shop ko, guys, ay Indaira Kitera. So, after that, pwede na kayong pumunta dun sa logo na merong tao. Makikita nyo dun merong My Shop. At pwede nyo na itong i-click at maaari na kayong mag-start mag-upload ng mga items na pwede nyo ibenta. Katanungan, guys, maaari ba magbenta ng mga old things or mga old na gamit dito sa Shopee? Ang sagot po ay yes, pwedeng-pwede po. Pwede tayong magbenta ng mga bago or brand new at yung used or mga pre-lab. Upon uploading the picture, ang kinakailangan lang natin ay dapat yung picture na i-upload mo nyo guys ay dapat clear siya. Maganda ang kuha. As much as possible, you need to shoot pictures dun sa area na maraming natural lights. Kasi pag hindi siya gaanong malinaw, ay hindi siya tatanggapin ng Shopee. Another thing din guys na dapat nyo i-consider in uploading products ay si Shopee kasi guys ay napaka-stricto niya pagdating po sa description ng product. Ibig sabihin meron siyang limit for the title itself or yung pangalan ng product, kinakailangan at most 33 words ang, 33 letters ang dapat mong gamitin. For the description naman, meron din siyang length na kinakailangan. Another tip din ay pwede din guys na lagyan natin ito ng
hashtag. Maglagay kayo ng hashtag para po in case na mag-search yung seller na, I mean yung buyer ng item, ay malalakip yung product niyo sa mga items ay ipapakita sa kanya at pipilian niya. So, pagkatapos nun, ay pipili kayo kung ano. Ilalagay niyo lahat ng details, pangalan, description. Pagkatapos ay yung brand. Isi-search nyo lang kung ano ang brand. Kung wala naman siyang brand, ay pwede niyo skip lang or no brand ang ilagay. Kung meron, just type the brand at i-search. Tapos yung kinakailangan niyong malaman or ilagay kung magkano ba ang weight ng product na ibibenta niyo. Kasi magkakaroon tayo ng courier or kung sino yung kukuha ng item. So, at doon din ibabase ni Shopee guys kung magkano ang hihingin niyang pera or bayad sa customer. So, napaka-importante niyan. Tapos, yung quantity kung magkano or ilan ba ang products na meron kayo. So, pagkatapos mo ma-fill up yung lahat ng details, punta na kayo sa upload. Tapos, ma-upload na siya. Tapos, pagkatapos ay makikita na doon sa My Shop, andun na yung products mo. At ang kagandahan niyo sa Shopee guys ay every day ay magbibigay sila ng boosting system. May free boosting yun. Ibig sabihin, kung bago ka pa lang sa Shopee, tinutulungan ka ng Shopee upang maboost yung product mo. So, i-click mo lamang yung boost, tapos maboost siya for 3 hours. At makikita na yung product mo sa mga social media sites kagaya ng Instagram, Facebook, at yung Shopee itself. Kasi kung ako, nagsiserve ako sa internet, makikita ko yung own products ko na andun sa mga suggested products na nakasale or merong promo. Ano pa ba ang pwede niyong malaman sa Shopee? Ayun na, just set up the details, yung information about you, yung sa product. Pagkatapos naman ay complete also your account by uploading picture, cover photo at the same time. Para naman pagdating naman sa remittances ng income nyo guys, ay kinakailangan meron kang bank account na gagamitin para doon nila ipapasok ang account mo. So, katanungan kung meron ka bang, o kung wala ka bang bank account, ay hindi ba maaaring kumita sa Shopee? Ang sagot ay maaari kang kumita kahit wala kang bank account kasi hindi naman necessary that you are going to use the bank account that is named after you. Pwede rin na bank account ng parents mo, bank account ng husband mo, or bank account ng siblings mo. As long as you have access to that bank account, pwede mong i-track yung income mo. So, kung meron ka ng bank account, guys, so, ang gagawin mo lang ay set up mo lang dun ang bank account na gagamitin mo. Tapos, every transaction mo, like withdrawal, automatic, papasok siya dun after 2 to 3 days po. Yan po ang tagal ng Shopee, 2 to 3 days bago nila isend yung payment. So, kung in case kinakailangan mo na ang pera, pwede mo siyang i-withdraw ahead bago yung date na kinakailangan mo na ang pera. So, kagaya nga sa sinabi ko in the earlier videos, sa akin, as much as possible, ang ginagawa ko ay kung maaari, once a month na ako nag-withdraw or once a week kasi para makasave na din sa payment kasi meron siyang 15 pesos fee kung hindi aabot ng 5,000 up. Tapos hindi naman siya magkapareho talaga nga every week ito ang income na meron ako. So yan, another thing na dapat nyo pang malaman sa Shopee ay kinakailangan din guys ay dapat responsive kayo sa mga queries ng customers kasi pag at the same time kinakailangan din i-visit niyo yung shop niyo every now and then kasi for 2 days na hindi mo ma-visit yung shop mo ay maaari nila itong i-suspend or i-suspend yung account mo tapos hindi mo ito ma-open for how many weeks. So again, it's very important. So again, let's have a recap kung ano ang dapat mong gawin upang maging online seller ka sa Shopee. Una ay kinakailangan mo ng cellphone, internet, or data connection. Tapos, email address. Kung wala, maaaring mong gamitin yung number mo, Facebook account, or Instagram. Pagkatapos, it's very important na meron ka mga products na pwede mong ibenta. So, pwede siyang brand new, pwede ring mga pre-loved na items mo. As long as hindi siya
sira pa or maaari pa siyang gamitin. Tapos ilagay mo lahat sa description kung ano ang tungkol sa bagay na ito at meron kang bank account. So, kinakailangan may bank account ka. At first, guys, hindi pa po na-approve yung cash on delivery ko. But later on, after 7 days po na-approve, nag-apply po ako through Shopee. Hayaan nyo sa next video ko ay tuturuan ko kayo kung ano ang cash on delivery or paano kayo mag-apply ng cash on delivery sa Shopee. Pagdating naman sa courier or sa pagbebenta, hindi siya hassle, guys, kasi ang courier mismo na naka-assign sa inyo ay siya mismo ang pupunta sa bahay ninyo para pick-upin ang mga products with all the free items like bubble wrap, yung envelope, tapos yung packaging. All you have to do is you just prepare the items, tapos pag nandiyan na si rider, all you have to do is to put your thermal paper. Kagaya nito, ito yung thermal papers. Ilalagay mo ito sa envelope. So, yan. Tapos, ano pa ang kagandahan sa Shopee? Hassle-free talaga siya kasi sila na ang pupunta sa bahay mo unless you would be requesting for drop-off. Anyway, on the next video, I'm going to show you again yung paano ba mag-apply for cash on delivery. Paano ba ma-approve ang courier at paano ba mag-prepare ng mga items sa Shopee. So that's it, guys. I hope you have learned something about how to be an online seller through Shopee. So kung bago ka lang sa channel na ito, I hope you consider subscribing to my channel and please click the notification bell para ma-notify kayo every time meron akong bagong upload. So that's it for today. See you on my next video. Bye-bye! Thank you for watching!